Ito, I'm sure maraming maiyak. Maalala nyo ito dahil na-feature to sa Wanted serye. Pakikwento, Sherry. Mga kapatidan, Idol Rafi, kung maaalala nyo po, na-ere po natin itong si Joanna Julianda at meron po itong part 1 and part 2, lesbian ipinatulfo ang kanyang ex-transgender. Kung maaalala nyo po, ito po ay hindi na po namin babanggitin yung transgender po na ex niya. Nilapit niya nga po yung panluloko nga daw po at gusto niya sanang mabawi yung ilang porsyento po dun sa negosyo po nila, Idol Rafi. Okay. Okay. Sa part 2 po nito, nagkaroon po sila ng agreement na 50,000 po ay maibabalik kay Joanna since yung 50,000 po na yun, Idol Rafi, ay gagamitin po sana niya sa panggamot po niya sa puso. Kasi may sakit siya sa puso. May sakit siya sa puso. Okay, pakita natin yung video. Naalala na na maraming netizens. Okay. At bakit natin binabalikan, balik-alaala itong reklamo sa atin noon ni Joanna Julianda? Yes, Idol Rafi. Sa kasamaang palad po mga kapatid, ito nga pong si Joanna Julianda po ay namatay na po noong August 14, pasado 3:30 po ng madaling araw. At siya po ay nagdadalang tao. 3 months pregnant po siya, Idol Rafi. Kanino siya buntis? Dito po sa bago po niyang partner na si Michael Manlapas. Michael Manlapas. Isa rin pong gay. At yun nga gay. Po, at nag-reach out po tayo sa family, Idol Rafi, at na-confirm nga po natin yung pagkamatay nga po ni Joanna Julianda. Nung ipinalabas yung kanyang story sa Wanted serie, ang gumanap doon sa karakter nung sa sumbong ay si Rich Azul at Epi Kizon. Yes, tama? Po. Yes po, tama po. Malala ko nga nung ini-interview ko po siya, parang nakasimangot siya. Tinanong ko, bakit ka nakasimangot? Yung off-air na. Kasi habang kinakausap ko siya, medyo humawak siya. Ganun. Sabi ko, bakit parang nakasimangot po kayo at opo, parang wala kayo sa mood? Sabi niya, masakit po yung dibdib ko. Sumasakit na yung dibdib niya at that time. Opo, even nung part 2 po natin, Idol Rafi, marami pong netizens ang nagtatanong na, oh, may ibabalik naman yung 50,000 pesos. Bakit nakasimangot ka pa? Bakit hindi ka umingiti? Nung tinanong niyo po yan kay Joanna, ang sagot po niya, Idol Rafi, pasensya na po kayo kasi masakit na po yung puso ko. Okay, talaga may sakit sa puso. Opo. Yun na nga lang yung sa Wanted serie. Opo. Yun talaga reklamo niya. Opo. Hindi siya nakafocus masyado doon sa interview dahil sumasakit na talaga yung puso niya, dibdib niya. Nakausap natin yung bagong kinakasama ni Joanna na si Michael, si Lax Manlapas. Michael, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Rafi. Okay, ayun, mga labi ni Joanna. Kailan po yumao si Joanna? Noong August 14 po, ng 3:30 ng madaling araw po. Okay, naidala pa po siya sa ospital? Opo, naitakbo pa po namin siya pero diniklear po sa hospital na dead on arrival na po. At bago mangyari po yun, wala ho ba mga sinyalis na sumasakit po ang dibdib niya? Sana sa umpisa pa lang, maaga pa lang na isugod na sa ospital. Meron naman pong sinyalis, Sir Rafi. Tapos yung inatake po siya kasi nagsabi na po siya sa akin na nahihirapan na po siyang huminga, itakbo na siya sa ospital. So ang ginawa po namin is tumawag na po kami ng ambulansya habang pinakalma po namin siya. Okay. Para ma-survive pa po. Wala ho ba siyang iniinom na maintenance o gamot? Meron po, Sir Rafi, yung gamot niya sa puso pero hindi na nga po umi-effect. Kailangan na siguro pong palitan ng mas mataas na dosage kasi nung nagpa-2D echo po kami ulit is lumabas sa result na naging 3 na yung baradong ugat tapos dumabli na po yung laki ng puso niya. Dati po kasi isa lang yung barado na po. Nahabol pa sana yung kung siya po yung nagpa-opera, ano po? Opo, Sir Rafi, kaya lang po napakamahal po kasi ng operasyon. Eh, ba't ninyo po sinabi sa amin? Ayun din po yung nilapit niya dati, kaya lang, ano po, hindi niya po yata masyado na i-highlight na sabihin sa inyo po yun. Oo, kasi kung sinabi niyo sa akin na meron siyang 3 bara, I would have recommended na siya ipa-surgery. Diba? Ay, meron niya yung angioplasty, pina-angioplasty natin kung 3 bara. Nagagawa ng paraan yun at mabilis lang yun. After a couple of days, pwede siya lumabas. Meron mga imbago dito lang sa may braso, tinutusok yung sinulid tapos na may camera para tutukoyin kung saan yung barado sa puso. Sir, po. Siya raw po ay 3 months pregnant? Opo, sir. Okay. At kayo po yung ama sana ng bata? Opo, sir.
Hindi na po na-save yung baby? Hindi na po, sir. Okay. Meron ho ba siya mga habilin sa inyo bago mangyari ang lahat ng ito? Sabi niya po sa akin na yung mga natirang utang niya po is bayaran ko daw po, wag ko daw po papagayaan yung mga utang niya. Sabi kong gano'n, sige, hindi ko naman pong papabayaan yung gagawin ko ng paraan para ma-ano siya, matapos. Yung kinala niya pong kwintas kasi pang patude eko niya po sana yun. Okay. Kayo po pinayaya namin sa patude eko niya. Kayo na po ay nangangailangan ng para pagpapalibing. Sige po, sasagutin ko po yun. Yung pagpapalibing, bibigyan po natin siya na maayos na pagpapalibing. Yung funeral services, sasagutin ko na lang po lahat yan. Salamat. Kung ano man po yung balansin ninyo, lahat po, lahat-lahat. Maraming salamat, sir. Nandyan ho ba yung mother ni Joanna? Apo, sir. Katabi ko. Ayan. Nanay Luz, magandang hapon. Magandang hapon. Ang amin pong taus-pusong pagkikiramay po, nanay. Opo, opo. Okay. Magpapadala po ako agad-agad ng tulong para sa pagpapalibing. Opo. At kung ano pa man kailangan sa funeral services ng inyong anak para hindi naman kayo mamroblema. Opo, sir. Nanay. Salamat po. Mm-mm. Salamat po, sir. Okay. Nasabi ko nga po dito kay Sir Michael, sana nasabi sa amin na meron na palang tatlong baras sa puso niya. Eh kung nasabi sa amin maaga-aga, nagawa natin ng paraan na siya po'y ma-surgery o ma-angioplasty man lang. Yan po hindi namin nagawa na lumapit uli sa inyo. Ilan ho bang sila magkakapatid? Itong si Joanna, siya lang mamag isang anak? 12 po sila. Ah, isang dosena po sila. Opo. Pang ilan po si Joanna? Pang 8 po. Okay. Bago nangyari itong, nangyari na nga, wala ho ba siya mga habilin sa inyo? Wala ho siya mga nasabi sa inyo? Wala naman po, sir. Okay. Ano pong gusto niyong sabihin para sa mga taong nagmamahal kay Joanna? Kasi nung ipinalabas po namin yung mga video niya tungkol sa kanyang reklamo, maging yung sa Wanted serie, marami hong mga sumuporta sa kanya, marami pong mga nagmahal sa kanya at humanga sa kanya. Ano pong mga mensahe mo doon sa mga netizens na tagahanga niya po? Unang-una po, nagpapasalamat pa ako sa kanila na intindihan nila yung anak ko. At sana po, hindi na po mangyari sa iba yung mga ganun nangyari sa kanya. Opo, opo. Ayaw po na po mangyari yung ganun. Kahit sino man sa mga anak ko at sino man sa mga binaging kaibigan niya, ayaw po na po mangyari yung mga ganun na naranasan niya. Okay. At dapat kapag halimbawa po yung inyong maintenance na tinitake at hindi na umubra tulad nga sabi ni Sir Michael, dapat kumonsulta na kayo sa doktor. At kapag sinabi ng doktor na meron ng bara, wag na ho natin patagalin pa. Yun yun. Kasi po sir, nalaman po namin nito ng kinabukasan dapat magpapasikap na po sa radio. Nung gabi po, binawian na po siya ng buhay. Nung gabi po. Pero nakaschedule na po sana siya magpa-check up kinabukasan sana. Opo, opo. Bakit po? Meron na siya naramdaman na matindi. Ang nahirapan daw po siya huminga at pag pinapakain po namin siya, sabi niya sa akin, nanay, tama na kasi hindi na po pumapasok sa sitmula ko hanggang lalamunan na lang. Pala. Ano po yung mga pagkain niya? Baka naman po pinapakain siya ng mga karne. Hindi po. Minsan po, maglulutang ko po ng isda na may gulay, sasabaw ko sa kanya. Yun dapat talaga. Gulay, isda. Pero opo, yung mga last few days na niya, hindi na po malunok yung pagkain. Opo. Hindi na nga daw po papasok sa sitmura niya hanggang lalamunan niya. Kaya sabi niya, anay, tama na. Saka na lang po ako kakain pagka magaling na po ako. Magluluto tayo ng maraming pagkain. Kakain po ako ng madami. Babawi po ako pag magaling na po ako. Kasi niya sabi ko, magluluto tayo ng gusto mong ulam. Kailan po yung libing, Nay? Hindi nga po nalaman kanina. Baka bukas po mapipirman daw po ng mayor. Pag napirman na po, saka lang po malalaman namin yung sa libingan. Po, saan po kayo ngayon, Nay? Dito po sa bahay namin sa Buntong Palay. Saan po yan? San Mateo Rizal. San Mateo Rizal. Sige, opo. Nay. Sagutin ko po lahat para hindi na kayo mamroblema sa pagpapalibing at kung ano pang kailangan. Salamat po, sir. Salamat po. Maraming walang salamat. Walang ano po. Condolence po, Nay. Nay, kausapin ko ulit si Michael. Opo, opo. Sir Michael. Hello po, sir. Ang aming taus-pusong pakikiramay po sa inyo. Opo, sir. Okay. Tulang sinabi ko po, magpapadala po agad-agad kami ng pera para maayos na po yung pagpapalibing sa kanya. Sir Michael, meron kayong gustong iparating, gustong sabihin sa mga netizens, sa mga supporter po na humanga po, nagmahal sa inyo pong kasintahan? Magpapasalamat ako unang-una po sa istasyon niyo po, sa inyo po, Sir Rafi, sa tulong na bibigay niyo sa amin. Napakalaking tulong po.
Kasi ayun po talaga yung pinoproblema namin ngayon. Yung pagpapalibing niya. Wala. Sa lahat po ng tumulong, sobrang salamat din po. Kasi nailabas po namin siya kagad sa morgue ng mabilisan. Salamat sa inyo po lahat. Sige po, sir. Tulang sinabi ko, kahit magkano pa man yan, yung pagpapalibing, lahat, funeral services, kung ano-ano pa, sasagutin ko po yan. Pagbili ng lupa para sa kanyang libingan, lahat po yan. Ayusin natin. Maraming okay? Maraming salamat. Huwag niyo po ibababa, Sir Michael, ha, yung telepono para mag-usap kayo ni Odette at ibigay niyo po lahat yung numero o yung amount na kakailanganin. Sasagutin po namin, ha? Opo, sir. Salamat okay, po. Okay, sa muli ang aming pong taus-pusong pakikiramay, Sir Michael. Magandang hapon po. Opo, sir. Magandang hapon din po. Thank you. Okay. Nakakalungkot nga.